Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay January 13. Isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin po ng Diyos. Mga kapatid, let us start in prayer. Heavenly Father, we just thank you for giving us this precious day. Salamat Panginoon sa iyong mga pagpapala, salamat sa iyong mga biyaya, salamat sa lahat po ng inyong ginawa para po sa amin. Patuloy po naming dinadalangin ang aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming buhay kasama ng kanya-kanya naming pamilya. Dahil naniniwala po kami that your word will not come back void, it will always accomplish where you will send it. O God, that's why we ask that send your word to each and every one of us so that we will be blessed with your word. Salamat din po, Panginoon, sa araw na ito dahil alam po namin may panibagong laang biyaya at pagpapala kayo sa bawat isa. That's why we expect that we will receive today. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning mga kapatid. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon mga kapatid ay ating pong mababasa sa Psalms chapter 4 verse 8, at ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. Payapa akong hihinga at hihiga at gayon din matutulog sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. And in Amplified Version, Psalms chapter 4 verse 8, in peace I will both lie down and sleep, for you, Lord, alone make me dwell in safety and confident trust. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon. Mga kapatid, ating pong makikita na ang may akda po ng Psalms chapter 4, walang iba kundi si King David. Alam naman po natin mga kapatid kung paano po siya tinawag ng Diyos from being a shepherd into being king of Israel, mga kapatid. At alam naman po natin na King David was known as a man after God's own heart, mga kapatid. So makikita po natin na siya po ay tinagurian bilang tao na malapit sa puso po ng Diyos. At dito, kanyang sinasabi na maging sa kanyang paghiga at maging sa kanyang pagtulog, siya po ay pinapatahan sa kapayapaan at katiwasayan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tulad po ni David, mga kapatid, marami rin po siyang mga pinagdaanan sa buhay, marami siyang mga naranasan sa buhay, but again, he never, mga kapatid, na stressed because alam niya na mayroon po siyang Diyos na tagapagtanggol, mayroon po siyang Diyos na kakampi, mayroon po siyang Diyos na sabihin natin kaagapay, mga kapatid. That's why our today's message, brethren, Grace and Promises for Stress, which entitled Dwelling in God's Peaceful Place. Masarap po mga kapatid manahan sa mapayapang lugar ng ating Panginoon kasi there is no such peaceful place kundi ang lugar lamang ng ating Panginoon, because nowadays naririnig naman po natin ang rumors ng mga digmaan. Subalit mga kapatid, again, we have nothing to be stressed because we're always dwell in God's peaceful place, brethren. And our to this grace and promises for stress, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for us na mabasa lamang ang salita ng Diyos, mapakinggan natin ang salita ng Diyos. We need to agree it, we need to believe it, we need to claim it, we need to declare it personally, brethren, so that there will be manifestation sa ating mga buhay. At this point of time, we are going to tackle the 4 R's, brethren, na kapag tayo ay nasa lugar ng kapayapaan ng ating Panginoon. First point, we are resting in God's peace. Tandaan po natin mga kapatid na tayo ay nakapagpapahinga sa kapayapaan po ng ating Panginoon.
anuman po ang ating mga problema, anuman po ang ating mga pasanin, anuman po ang mga pagsubok na ating dinadaanan, we have a peaceful place, mga kapatid, in which we could find peace and we could find rest, mga kapatid. And then second point, we are residing in God's peace. Dahil ito ay lugar ng kapayapaan, pwede ho tayong manahan, mga kapatid. Ito po ay prerogative lamang po natin kung tayo ay mananatili sa mapayapang lugar ng ating Panginoon. But we can choose, mga kapatid, to reside in this place of peace, mga kapatid, para malayo ho tayo sa stress, mga kapatid. Kaya mahalaga ho na maunawaan po natin ito. And then third point, we are relaxing in God's peace. Tayo ay magre-relax na lamang po. Dahil again, tulad yan ang sinasabi natin, naririnig natin na sinabi ng Diyos, the battle is mine. So our problem is God's. Our needs is God's. Bahala na po ang Diyos sa atin. All that we can do, the moment we are in His place of peace, then ang gagawin lamang po natin ay mag-relax. And then fourth point, we are remaining in God's peace. Kailangan manatili ho tayo, mga kapatid. Hindi lamang tayo ngayon mananatili, kundi manatili tayo forever in the place of peace, mga kapatid, so that hindi tayo vulnerable ng panlulupaypay, panghihina, mga kapatid, at hindi tayo vulnerable sa stress sa buhay. Because again, in the presence of God, wala na tayong hahanapin pa, kaya manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Let us remain in God's peace, mga kapatid, dahil ito lamang ang lugar na doon tayo makapagpapahinga. Ito lamang ang lugar na kung saan tayo makahuhugot ng lakas upang makapagpatuloy sa buhay. Kaya to sum up of our to this message, brethren, grace and promises for stress, which entitled Dwelling in God's Peaceful Place, and our today's grace and promises for stress, in which we need to agree, believe, claim and declare, and we tackle the four R's. First point, we are resting in God's peace. Second point, we are residing in God's peace. Third point, we are relaxing in God's peace. And fourth point, we are remaining in God's peace. And these are the four R's: resting, residing, relaxing, and remaining in God's peace. I hope, brethren in Christ, that we were blessed with the Word of God today. And let us pray. Panginoon, salamat dahil tunay nga po nowadays ay talagang we are surrounded ng magulong buhay, magulong mundo. Subalit God, we could find a place of peace sa piling mo, Panginoon. Thank you because we are dwelling in your place of peace, O God, in which we can rest, we can reside, we can relax, and we will remain sa lugar na yan, Panginoon. Salamat sa katapatan mo, kadakilaan mo, salamat sa kapayapaan na hindi maibigay ng sanlibutan, at tanging kayo lamang po ang nakapagbibigay ng kapayapaan na ito, na ito po ang nagbubunsod sa amin upang hindi po namin maranasan ang stress sa buhay. Salamat din po sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially, at sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat din po sa pagpapala ninyo sa aming mga kapatid na may mga business, paglaki ng puhunan, paglaki ng kita. Salamat din sa aming mga kapatiran na mga nagsisipagtrabaho, promotion sa kanilang positions, increase sa kanilang mga salaries. At salamat din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran na mga nagsisipag-aral, sufficienting allowances, sufficienting tuition fees, Panginoon. At salamat din sa aming mga kapatiran na mga nasa kanya-kanya lamang tahanan, na naman po ang aming ginagawa. We do believe that you will bless every work of our hands. At salamat din po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na patuloy pong naglalaan ng mga panibagong biyaya at pagpapala sa bawat umaga.
That's why, Lord, sa araw na ito, kami na naman po ay magiging successful, magiging prosperous, magiging victorious, magiging favored, at magiging blessed, because the reason why you always blessed us, God, because you wanted us to be a blessings to everyone. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.